Hi angels, hi free spirit, welcome to Lord Charm's Tarot. Today's reading is pick a card reading. So, ang title po natin is, what is there hiding from you? So, ano nga ba yung mga tinatago nila sa'yo? If ever na meron silang tinatago sa'yo, ano yun? Siyempre, kahit pa paano, gusto natin malaman kung ano yung tinatago nila o sinisikreto nila sa atin. Kahit ano pa yun, kahit ba sa family, sa friends natin, or sa love life, mga something ganun, is siyempre kahit papano, curious tayo malaman kung ano ba yung mga tinatago-tago nila sa atin na hindi nila sinasabi. If ever, meron nga silang tinatago. Ayan. So, pick a card po ito. General reading. So, any gender, any status, single, mapamarried, mapakopon, mapaseparate. Separated is walang problema yon, at saka timeless po ito, so kahit anong araw, oras nyo mapanood is wala pong problema dahil timeless reading po to. Ayan, so mamili po kayo sa card kung ano po yung pipiliin nyo, and then start na po tayo. Okay, sa mga group 1, yung mga namili po ng group 1, start na tayo. Okay, sa mga group 1, nakikita ba? Wait lang. Iayos ko lang. Ayan. So, okay. Sa mga group 1 na namili nitong card, so, yung secret na tinatago nila sa'yo is mukhang nasa third party situation kayo, some of you. Ayan. So, kumbaga, nililihim nila sa'yo to para i-cover up yung mga ginagawa nilang hindi maganda. Ayan, pero some of you is ang tawag dito, hindi rin sinasabi nitong person ninyo na lalaki, maybe Aquarius o Sagittarius, na meron din silang karelasyon. Ayan, pero alam ninyo sa sarili ninyo na eto si Aquarius is meron siyang air sign, ha, air sign. So alam ninyo, ulitin ko. Alam ninyo sa sarili, yung mga namili na ulit, yung mga namili ng group 2 or group 1 is alam ninyo na kumbaga malakas yung instinct ninyo eh. So, alam ninyo sa sarili ninyo kung eto bang lalaki na ito na person ninyo is meron karelasyon or wala. Some of you kasi tinatago nila na meron silang pamilya o may asawa sila dahil nga ayaw din nila siguro na maghiwalay kayong dalawa. Some of you kasi meron ako nababibe dito na nasa third party situation. So, meron kasi dito na parang kaya nila kinocover yung ganong situation na meron silang asawa kasi nga siguro dahil na ibibigay nyo financially yung sa relationship ninyo is kumbaga nakakatulong ka sa kanya at sa pamilya niya. Ayan, I mean na pamilya is mga magulang niya o sa mga kapatid niya is nakakatulong din kayo. Kumbaga, blessing kayo sa kanila, and then, siyempre, ikaw, parang ginagamit lang nila. Ayun. So, yun yung nababibe ko dito. At, some of you kasi, meron dito na hiwalay sa pamilya, hiwalay sa asawa. Some of you naman is, yung asawa nila, hindi sila nag-uusap. Ayan. So, hindi sila nakikita nitong person nila. Kaya, walang communication dito. Yun yung nababibe ko dito. At some of you naman is meron ng nasira na relationship tapos nag-move on na. Kumbaga dito is meron dito na kumbaga bigla-biglaan yung decision at bigla-biglaan din yung nangyari na parang tinapos na lang basta-basta yung relationship. Nagpalaya na tong isa. Kumbaga inayaan niya na lang na huwag nang makipagkita o makipag-usap dito sa ex nila or sa person nila para lang
para lang para lang maging masaya itong pinili nitong person natin na si masculine o si feminine. So merong something ganun. Meron dito na parang syempre kahit paano nakukonsensya sila sa mga ginagawa nila if ever na hindi man nila sinasabi sa iyo, hindi man nila sinasabi at hindi man nila pinapakita. Alam mo sa sarili mo, kumbaga nararamdaman mo yung ganung feelings pinagtatakpan nila yung mismong pamilya niya, pinagtatakpan yung ginawa nitong anak nila dahil ayaw din nilang masira yung relasyon ninyo. Pero ikaw kasi, kumbaga, na person nitong si masculine o si feminine na partner nitong person natin dito is ayaw niya nang niloloko siya. Parang ganun yung nababive ko dito. So, ayaw niyang niloloko siya. Ngayon, ang nangyari dito is kinocover siya ng nasa dulo na nila ako. Kumbaga, hinahayaan na lang ng magulang nitong lalaki na gawin yung gusto ng anak nilang lalaki dahil naman sa kaligayahan nitong anak nilang lalaki. At the same time, kasi meron dito kasing nakakatulong financially. So, yun yung nababide ko dito. At sa movie naman, hindi lahat meron maganda yung relasyon, meron din pangit ang relasyon. At some of you, talagang binalak nyo na at hindi na kayo nag-uusap at hindi na rin kayo nakikita. At sa mga married naman, okay, para maliwanag. Sa mga married dito, kung meron kayong duda or ramdam ninyo kung may babae yung mga partner ninyo o yung person ninyo na masculine, na kung ramdam ninyo na meron silang babae, mukhang itong babae na to is hindi na nila kinakausap or binalak na nila itong babae para wala ng gulo, parang ganun. Kasi meron dito na parang hindi na talaga sila nag-uusap at hindi na sila nagkikita. Kumbaga, in-ending na nila yung relationship nila. Ayun, so some of you naman, meron dito na hindi inaamin nitong si masculine na meron siyang pamilya dito sa mga feminine natin na single or separated. Hindi inaamin nitong person or masculine natin na person, hindi niya inaamin dito sa babae na meron siyang na pamilyado siyang tao. Sinasabi niya is hiwalay sila or hindi na sila nag-uusap ng asawa niya. Maybe totoo, maybe hindi rin. Maaring totoo yun, maaring hindi rin. Kasi, syempre, hindi mo nakikita yung situation . So, hindi mo alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o nagsasabi ba siya ng hindi totoo. Ayan. Pero, tingin ko dito, meron yung nagsasabi siya ng totoo, meron ding hindi. Kasi maraming energy ako nare-receive dito. Ayan. Kasi merong hiwalay. Eto, dito sa part na to, may naghiwalay. Dito, meron din naghiwalay. Hindi na sila nag-uusap, hindi na rin sila nakikita. Ngayon, eto si lalaki, naghanap ng ibang babae. Same sila nitong si air sign at saka si fire sign, ganun din, naghanap ng ibang babae. Pero etong kasi si air sign natin is wise itong tao na to. Ginagamit niya yung utak niya. Hindi lang puso, kung hindi yung utak niya. Ginagamit niya rin. Unlike dito kay person natin na si fire sign, na talagang ang pinaiiral niya is yung sexuality niya. Ayan. So, may love, oo, nandoon yung love, pero ang tawag dito, may pagka-playboy din itong tao na to. Kumbaga, babaero din itong lalaki na to, kaso nga lang, hindi naman siya kagaya ng ibang inaakala mo na peperahan ka. So, wala akong nakikitang ganun. Itong tao na to, itong si fire sign na, fire sign is Aries Leo Sagittarius na masculine natin. Maring bata pa to at hindi naman kaedadan, medyo lang. Mga line of nasa 18 to mga 30,
35 ay mga 38, mga something ganun yung age niya. So doon nagre-range yung age niya. So sa tingin ko sa kanya is ano to eh, alam mo yung balance yung ano niya. If ever na meron kang ibigay sa kanya, ganun din naman yung return niya sa'yo. Nagbibigay din siya. So ganun siya ang klaseng tao. Pag binahal mo siya, mamahalin ka rin niya. Kapag binigyan mo siya ng bagay, bibigyan ka rin niya ng bagay. Yung mga something ganun. Hindi kagaya nitong kay air sign na si Libra, Aquarius, Gemini na talagang umiiral sa kanya is yung pagiging wise niya. Hindi lang yung love ang inaano niya doon. Papakitaan ka niya na love ka niya, pero hindi, parang hindi siya totoong, hindi yun yung totoong nararamdaman niya. Kumbaga, gusto niya lang mahulog yung loob mo sa kanya. Ayun. Gusto niya lang na mahulog yung loob mo sa kanya. Kumbaga, ganun yung kwan niya. So, alam mo naman na parang, alam mo sa sarili mo na talagang itong tao na to is pamilyado. Pero, yun nga, parang pinatulan mo pa rin siya kasi nahulog na yung loob mo dito sa tao na to. Parang sinasabi lang sa akin ng kahit na, yun nga, na mag-ingat ka sa kanya kasi nga gagamitin ka lang niya. Kumbaga, mautak to eh. Gusto niya lang makuha yung bagay na gusto niya, and then wala ka na, ibablock ka niya na, hindi ka niya nakakausapin or hindi na siya makikipag-contact sa'yo. Parang ang dating is go-ghostingin ka niya na. So meron naman dito kasi na pamilyadong tao na nasira yung relationship nila, kumbaga nakipaghiwalay sila, and then etong pamilyadong person natin na si masculine is nag-asawa na rin ng iba, maaaring water sign Pisces, Cancer, Scorpio. Yun yung nababibe ko dito. So, some of you naman, meron din ako nababibe dito na yung tinatago niya sa'yo, yung tinatago niya sa'yo na maaaring itong person, masculine o feminine, meron siyang financial na tinatago. Maaaring meron siyang ipon sa banko o meron siyang iniipon na tinatago na hindi niya sinasabi sa'yo. So, wala kang idea kung anong yung tinatago niya sa'yo. Dahil nga nanonood ka nito, so alam mo na, may idea ka na maaring may tinatago siya sa'yo financially, kasi meron dito financial. So yun, kumbaga may pinagdadaanan kayo, kahit na anong hirap yung pinagdadaanan nyo ngayon, ando dun pa rin yung financial na hindi niya ginagalaw. Kumbaga, meron siyang pera na tinatago na hindi niya ginagalaw. Kumbaga, iniipon niya pa rin yun kahit na ano yung tinatahak niyo ngayon o pinagdadaanan niyo ngayon. Hindi niya sinasabi sa'yo kasi nga, gusto niya makapag-ipon para sa sarili niya. May pagka-selfish to ah. yun nababibe ko dito, may pagka-selfish to. Hindi kagaya dito sa fight na to na talagang nagbibigay siya kahit paano. Ano to eh, balance to eh. Meron siyang isang decision na kapag minahal niya ang isang tao, si fire sign ang tinutukoy ko. Ito si fire sign is si Aries, Leo, Sagittarius. Meron siyang isang decision na kapag sinabi niya na gusto niyang gawin ito, gagawin niya. Ganun siya. Ngayon, kapag ito is binigyan mo siya ng material, so bibigyan ka rin. Kung balance siya eh. Alam mo yung give and take na relationship na with love. Bibigyan ka niya ng material, pero may kasamang pagmamahal. Ayun, yung ibig ko sabihin. So, yun yung tinatago niya sa'yo. Maaring may kirelasyon to dati. Pero, kwan yung parang fling-fling lang, ganun. And then, wala na, hindi na sila nakikita, hindi na rin sila nag-uusap. Maaring may asawa siya dati, tapos hiniwalayan niya. Merong ganun. So, yun yung nababibe ko dito. Hindi lang nila sinasabi sa inyo kasi ayaw nilang masaktan kayo. Kumbaga, parang hinahayaan na lang nila na mangyari ang lahat para wala lang masaktan. Yung mga something ganun. Ito naman si air sign is dahil wise nga itong tao na to. Ayan, so, hindi na lang siya nagsasalita. Kumbaga, ibablock ka niya na lang. Kumbaga, parang wala lang masaktan. Ganun. Kasi, kung magsasalita pa sa'yo to, baka masaktan ka lang din kasi harsh magsalita ito. Pag ito nagsalita, itong si air sign na Libra, Aquarius, Gemini, pag ito nagsalita, masasaktan ka lang talaga. Kaya parang binalak ka niya na lang or binalak mo na lang siya. Maring ikaw yun ang block, maring siya yun ang block sa'yo. At hindi na kayo nag-uusap para wala nang masaktan. So, yun yung
yun yung hidden na hindi nyo alam, na detalye, na akala ninyo wala lang, pero meron pala, mga ganun. So, yun yung nababibe ko dito. Ano pa ba? So, meron dito, pamilyadong tao na nasira yung relasyon, tapos nag-asawa ulit ng iba. Masculine yung tinutukoy ko na nasira yung relasyon niya. Kumbaga, naghiwalay sila ng asawa niya, and then nag-asawa ulit siya ng ibang babae, na which is etong si Water Sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Yun yung nababibe ko dito. And then, sa side, another story na, yun nga, meron masculine na tinatago niya yung pera niya, kahit anong pagdaanan nilang dalawa nung kanyang karelasyon or person na masculine o feminine, hindi niya ito sinasabi. Parang sa, meron din yung nakukonsensya siya, kasi takot din siyang, kumbaga parang takot din siya na malamangan eh. Alam mo yun, takot siya malamangan, kaya nililihim niya ito, pinipilit niyang pagtakpan dahil dahil ayaw niyang malamangan o ayaw niyang manakawan o something ganun. Ayan, so yun yung mga reading dito sa group 1, sa mga namili ng group 1. So ayan, syempre masakit kahit paano, pero meron din yun talaga na kaya pinagtatakpan at hindi nila sinasabi sa inyo yung totoong dahilan, is para wala nang masaktan. Meron dito binalak, hindi na nakipagkita, hindi na nakipag-usap. Ayan, pero nakukonsensya sila sa mga ginagawa nila. Lalo na especially kung meron silang nagawa dito kay Water Sign. Ayan, so kay Pisces, Cancer, Scorpio, maring ganun. Yun yung nababibe ko. So, hopefully nag-enjoy kayo sa mga group 1 at sana naklaruhan kayo kahit papano doon sa mga issue na tinatago nila sa inyo na hindi nila sinasabi. Ayun, so hopefully nag-enjoy kayo. Don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. So let's move to group 2. Okay, sa mga namili ng group 2, start na po tayo. Ayan, so sa mga group 2, meron dito kahit na iniwanan nyo na yung kapareha ninyo, sinusundan pa rin kayo. Ayan, kumbaga kahit na iniwanan nyo na sila, sa mga feminine na iniwan nila yung mga partner nila, dahil nga parang, kumbaga kayo na lang yung bigay ng bigay, kumbaga kayo yung nagbibigay and then sila yung receive and receive, meron something ganun dito. Ngayon, syempre, parang napapagod ka na rin dahil dun sa ganung klaseng ano. Yung kumbaga gusto mo nang makawala. Gusto mo nang makawala sa ganung situation dahil parang nasasakal ka na. Ganun, nasasakal ka na sa ganung situation. So, kahit na iniwanan nyo na sila, sinusundan at sinusundan pa rin kayo. Ayan. So, maaring hindi nila sinasabi sa inyo na yun yung purpose nila o yun yung pakay nila sa inyo, yung hingan kayo ng financial, maring hindi nila sinasabi sa inyo yun, pero alam mo sa sarili mo na yun yung pakay nila sa'yo, financial. So some of you naman dito is ginayuma kayo na hindi nyo alam nitong person ninyo. Ngayon, syempre masaya ka na magkasama kayo sa kunyan, nagka-travel kayo, masaya ka, nakasama mo siya, pero hindi mo alam, pinaglalaroan ka pala niya. Alam mo yung something ganun, na, sala sa init, sala sa lamig. Maaring, etong tao na to, etong person natin na to, na si masculine, is, hindi mo alam, ginayuma ka na pala. Especially sa mga person natin dito na feminine, na hindi nyo alam, secret na ginagayuma na pala kayo na hindi nyo alam. Ayan, kasi yun yung hidden dito eh. Sa mga group 2 na namili nito.
Yun nga yun na yun yung yun sinasabi ng kahit sa akin. So some of you naman meron dito na yung situation nyo ngayon na pinagdadaanan nyo, kumbaga pinaglalaban nyo sila pero hindi nyo alam na iiwan pala din kayo bandang huli. Meron ako nababibe dito na iiwan kayo bandang huli. Pinaglalaban nyo yung love nyo sa kanila, kumbaga dinidepensahan nyo itong tao na to, si masculine or si feminine. At tapos after ng lahat ng pagdadaanan ninyo, dahil na minahal mo na itong tao na to, kaya mo siya dinidepensahan kapag merong against sa kanya. Alam mo yung ibig ko sabihin? Kunyari ikaw, feminine, kasi especially sa feminine ito, mahal mo itong person na to, kaya maraming against sa kanya, sa family mo, against sila dito sa person mo na lalaki, kay masculine, pero pinaglalaban mo siya kasi mahal mo. Pero meron dito na sinasabi dito na iiwanan ka rin niya bandang huli. Yun yung hindi niya siguro sinasabi sa'yo kasi wala pa siyang, kumbaga, baka wala pa siyang plano na ganun. Kaya hindi niya sinasabi sa'yo. Pero ang sinasabi dito sa akin ng card na bandang after lahat ng ginawa mong effort sa kanya, pinaglaban mo na, pinagtanggol mo na, dinepensahan mo na siya, is yung pala bandang huli, iiwanan kang walang-wala. Kumbaga, iiwanan ka rin zero, walang-wala. Yun. So, some of you naman, meron dito na ang saya-saya ng relationship nila. Masaya kayo. Kumbaga, parang sinabi nyo na sa sarili ninyo at sa universe na siya na yung taong mamahalin ko. Pero bigla ka na shock kasi nagulat ka na lang. Hindi mo alam na ito palang taong itong pinili mo is two-timer pala. Gets nyo yung ibig ko sabihin? Kasi meron dito, some of you naman is ginagamit kayo dahil sa financial. Kumbaga, meron dito ako nababibe na sumama ito doon sa person, doon sa lalaki, kumbaga nagtanan. Tapos, meron dito na financial hingi ng hingi itong lalaki sa inyo. And then, dun, parang dun na kayo nasakal kasi lahat na lang ng parang kayo na lang lahat yung nagpo-provide dun sa mga, dun sa mga feminine natin. So, meron dito na kahit anong iwas ninyo o kahit na iwanan nyo pa sila, is susundan at susundan kayo. Lalo na kung meron silang alam na pera. Yung kumbaga sa financial. Ayun. So, some of you, gaya ng sinabi ko kanina, is hidden, na secret. Kumbaga na hindi nila sinasabi sa'yo, pero etong person mo, feminine, is ginagayuma ka na hindi mo alam. Kasi gusto niya na makasama ka. Oo, totoo, gusto ka niyang makasama, pero yun yung tricks niya doon. Ginagayuma ka niya. Ayun, na hindi mo alam. So, some of you naman, kahit anong paglaban niyo sa kanila dahil na mahal niyo yung tao, pero at the end, hindi nila sinasabi sa inyo na iiwanan din kayo bandang huli. Ito, general reading. So, hindi ko naman sinasabi, kasi nasa sa inyo din yung decision. Hindi ko sinasabi na iwasan niyo sila. Hindi ko naman sinasabi na huwag niyo gawin ito o gawin niyo ito. Hindi ko man sinasabi ganun. I'm just saying na, kumbaga, warning lang. Ayan. So, hindi ko man tinutukoy kung sino yung specific na tao kasi general reading po ito. So, maaring makarelate kayo, maaring hindi. Maaring nangyari na sa inyo sa past ito, maaring ding hindi pa. Maaring mangyari din ito sa present ninyo or sa future ninyo. So, parang binibigyan lang kayo ng idea, ng advice, para at least alam nyo na sa sarili ninyo kung ano yung mga consequences ng mga choices ninyo. Mga something ganun. Yun. So, natural lang na may mangyari sa mga tao na kasi hindi naman natin alam yung bawat decision na ginagawa natin sa buhay. Hindi natin alam kung ano ba yung consequences nun. So, maaring maganda, maaring hindi maganda. Ayan. So, maaring maganda yung kahinatnan, mari ding hindi maganda yung kahihinatnan. So, eto, hindi ko sinasabing iwasan nyo sila or wag nyong gawin ito.
Hindi ko sinasabing ganun kasi ibig sabihin nun kinokontrol ko na kayo. No, hindi po ganun. I'm just saying na what, ano yung mga pwedeng posible na may, pwedeng mangyari. Ayan, so kailangan maging aware kayo para at least hindi na masakit pagdating ng araw. If ever na mangyari nga sa inyo to o nangyari na sa inyo sa past, at least alam nyo na sa, kumbaga natuto na rin kayo sa masakting ganun. Yun yung sinasabi dito sa Kai na one. Sabi nga, matututo tayo sa mga pagkakamali. Kaya, yun yung sinasabi ko dito. Ayun. Yun yung, ano, wala naman ako sinasabi na sundin nyo ko. I'm just saying lang kung ano yung possibilities na pwedeng mangyari ngayon or sa past ninyo, sa present ninyo, or sa future ninyo. So, yun yung nababay ko dito. Hopefully naiintindihan nyo and nagustuhan ninyo. Don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. And next po, proceed na po tayo sa group 3. Okay, sa mga group 3, etong mga nagmili ng group 3, so start na tayo. Okay, sa mga namili ng group 3, Spirit says, may naririnig akong ano, parang sinasabi sa akin ng Spirit na deserve mo namang mahalin ka. So, meron kang, kung meron ka dati na karelasyon na pinilert ka, or na, yun nga, plate yung karelasyon mo dati, kumbaga nagkaroon din kayo ng third party, ayan, so, etong tao na to is ano eh, nagkahiwalay na kayo dati. So hindi niya sinasabi sa inyo na meron pala siyang, hindi lang ikaw, kumbaga hindi lang ikaw yung naging karelasyon niya. Meron pang iba. So parang hindi niya sinasabi sa iyo na ganun yung ginawa niya, kumbaga karelasyon kanya na tapos nakikipag-flirt pa siya sa iba. At yung mag-uusap kayo, syempre hindi niya sinasabi sa iyo yung totoo. Kasi nga, yun yung secret. Yun yung tinatago niya sa iyo. So, meron dito na nalaman mo yung totoo. Nalaman mo yung sikreto niya na yun. Nga, now, hiniwalayan mo siya. Yun yung, ano, kumbaga, ito yung kwento. Hiniwalayan mo siya. Tapos ngayon, itong lalaki na to, tatawagan ka. Maring ito si masculine o si feminine. Tatawagan ka. And then, gusto niyang bigyan niyo pa ulit ng another shot yung relationship ninyo. Ito, especially sa mga relationship talaga ito. Ayan, so, some of you naman, naintindihan niyo ba yung first story? Ayan, so sa first story, meron dito na third party. Ayan. So, dun sa third party na yon na hindi niyo pa alam na meron palang nilalandi itong lalaki na person ninyo. Na babae na iba na hindi nyo alam. And then, nalaman ninyo. Ngayon, gusto kayong tawagan nitong tao na to kasi mukhang hiniwalayan mo na to dati. And then, gusto niyang bigyan nyo pa ng another shot. Maring ikaw feminine, gusto mo siyang pagbigyan ulit. Or maring si masculine, gusto niya ulit na pagbigyan yung relationship ninyo. Kasi nga, mahal ka niya. Hanggang ngayon, kumbaga, mahal ka pa rin niya. Kumbaga, yung dati niya is, ano lang yun eh, flirt-flirt lang yun. Kumbaga, hindi siya seryoso dun. Nilalandi niya lang. And then, some of you naman, eto, another story, is, pamilyado itong tao na to. Pero, kahit na pamilyado itong tao na to, parang blessing in disguise na, kumbaga, okay lang na patuloy nyo itong lalaki na to o itong babae na to. Kumbaga, safe sa inyong dalawa na magmahalin ninyo yung isa't isa. Kasi mukhang etong asawa nila is ano eh, hindi na sila okay. Ayun. So, hindi lang nila sinasabi sa inyo na etong tao na to is pamilyadong tao. And then, hiniwalayan niya or may balak na talaga siyang hiwalayan yung
yung asawa niya kasi nga hindi na okay, hindi na healthy yung relationship nila. And then ngayon, kumbaga gusto kayong pakasalan nitong tao na to, or maaari sa future ninyo is baka pakasalan kayo nitong tao na to na sinasabi ko dito sa pangalawang story natin. Yun yung nababibe ko dito. At sa movie naman, kumbaga, meron kasi dito na ano eh, na nirireto etong kaibigan nila sa isang babae. Maring si masculine, nirireto siya ng mga kaibigan niya o ng family niya sa mga kakilala nila na babae. Ayun, so parang yung ano, kasi etong lalaki na to, mukhang byudo or byuda. Sabihin na natin ganun, byudo or byuda itong tao na to, or separated na ganun, kaya nirereto nila sa iba. Kumbaga, yun yung tao na yun na matagal mo nang hinihintay, dahil siguro nga may pinagdaanan ka dati na relasyon na hindi rin maganda. Kumbaga, hindi kayo naging compatible nung girlfriend mo dati o nung karelasyon mo dati o yung person mo dati, hindi kayo naging compatible. Ngayon, meron kang makikilala na talagang matagal mo lang inaantay. Kumbaga, etong tao na to is boto ang pamilya mo rito, boto yung mga kapatid mo dito, at kilala nilang tao na to. Yun nga lang, pamilyar. Hindi pamilyado. Ibig sabihin, may anak. Ayun. So, etong si masculine natin, may anak. Or etong si feminine natin is may anak na dalawa. Yun. So, meron dito na ano eh. Meron sa another story ulit. Meron dito si feminine na hindi na, kumbaga, hindi na siya masaya sa dati niyang karelasyon or sa dati niyang ka-live-in partner or husband, hindi na siya masaya. So, parang nag-decide na siya na hiwalayan itong tao na to. And then, parang inuna niya mahalin muna yung sarili niya bago magmahal siya ng iba. Kasi nga, parang napagod na rin siya na magmahal na magmahal sa, ay kumbaga, lahat na lang, yung buong pagmamahal niya kasi binibigay niya sa karelasyon niya. Ganun siya magmahal. So, ngayon, dahil nga dun sa ginawa nitong lalaki na lumande, ayun, or si feminine or si masculine is naghanap ng iba, then napagod na siya dun sa ganung setup. And then etong si feminine natin is mas inuna niya na yung sarili niya kaysa magmahal pa ng iba. Ngayon, sa future niya, sa future mo, or maaaring si feminine or si masculine, sa in the future, meron darating sa buhay mo na magmamahal sa'yo ng tapat. Ayan. So, handa ka niyang pakasalan. So, yun yung pagdadaanan yung challenges. Wedding. Hindi naman pangit yun, di ba? Kasi challenges, yung challenges sa pagdadaanan nyo, wedding, parang hindi yun pangit para sa akin. Kasi very positive na yun. Ayan. So, yun nga lang, may anak siya. Kumbaga, tanggap mo na rin sa sarili mo na may anak siya. Ayan, so tanggap din niya na may anak ka. Something ganun, vice versa. Kasi mahal ka niya, mahal mo rin siya. Kumbaga, nahulog na rin yung loob mo sa kanya, minahal mo na rin siya. So, yun. Kumbaga, sa kanya ka nagpo-focus na hindi niya sinasabi sa'yo. At ikaw naman, ay siya naman nagpo-focus din sa'yo na hindi niya rin sinasabi. Kumbaga, ikaw na yung choice niya. Ayun yung nababibe ko dito sa mga group 3. So, sana naintindihan ninyo at nag-enjoy kayo. Don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. And let's move to group 4. Thank you for watching! Okay, sa mga group 4 na namili ng group 4, start na tayo. Oh.
Okay, sa mga group 4, meron tayong apat na kwento rito. So, dun sa unang kwento natin, itong si Feminine mukhang, mukhang maganda yung future na kakaharapin mo. Wala akong nakikitang hindi maganda. Very positive yung energy na nababive ko dito kay, kay Feminine natin, na very blessing. Yung maraming blessing siyang marireceive. Ayan, so galing sa itaas yun. Ayan, so yun yung nababive ko dito. At some of you naman is, etong si Feminine natin, mukhang yung pangarap niya makapag-abroad, makapunta sa malamig na lugar. Kagaya ng US, Korea, mga Canada or Japan. Pero mas yung nababive ko dito is US at saka Korea. Yun yung nababive ko dito. So, yung pangarap niya makapunta sa lugar na yon is makakapunta siya. Yun yung nababive ko dito. At mukhang yun din yung surpresa. Kumbaga, yun din yung surprise sa'yo ng universe. So, dun sa group, dun sa first story yun. Dun, kasi may apat na kwento dito. And then, the second story, medyo ito ang hindi maganda. Kasi medyo nakakatakot lang. Kasi meron dito sa second story natin na merong mamamatay sa initiation. Hindi ko nila lahat, pero yun yung sinasabi ng card sa akin. Meron dito na meron dito sisihan na mangyayari kasi may initiation na mangyayari siguro sa mga magkakaibigan nito na kwan. Isang grupo na kwan na antay dito na gang or di kaya mga fraternity, mga something ganun. Kasi may initiation dito na maaring ikamatay nila dahil hindi nila kakayanin yung initiation na yon sa mga sumasali ng mga fraternity dito or mapagtripan sila ng mga barumbado dyan na grupo. Ayan, is etong tao natin na etong si person natin na si Feminine o si Masculine na walang kamali-malay na pinagpaplanuhan na pala siya ng ganun. So, meron mangyayaring sisihan. Ayan. So, yun yung hidden doon na kumbaga binubuli ka nila. Ayan. So, yun yung pangalawang story natin. Meron dito na binubuli. Yan, nakaka-experience siya ng bully and then pinagtitripan siya ng mga grupong ito. At yun yung plano nilang gawin dito sa tao na to. Then kay Masculine o Feminine yan. So, sa third story natin, another story ulit. Dun sa pangatlong kwento natin is, huwag kayong mag-alala kasi po-protectionan kayo ng itaas. Kumbaga, protektado kayo ng itaas. So, sa movie naman, marunong ng, kumbaga meron siyang practicing, nagpa-practice na siya na mga gamot, mga something ganun. So meron ako nababive dito na yung person ninyo is hindi nila sinasabi sa inyo na healer pala, alam mo yun. So itong tao na to is maaring healer gumagamit ng mga mahika, mga something ganun, gumagamit ng mahika or gumagamit ng mga herb, ayan, yung mga herbal, ayan, ang hirap din kasi, ayan, so yun yung fun, so protektado naman kayo. Wala naman kayo dapat ipag-alala kasi pinoprotektahan naman kayo ng langit at kaya nga binigyan kayo ng ganyan kakayahan o talento na magpagaling ng ibang tao dahil yan yung binigay o pinagkaloob sa inyo ng langit. Ayan. So, another story ulit dito sa fourth story natin. May parating na blessing. Balance na blessing. Merong galing sa earth at merong galing sa land. Ibig ko sabihin is, may blessing na parating sa inyo
At sa movie naman is makakatag dito, mga, yung inaantay ninyo, aanihin nyo na, is maaani nyo na. Kahit ano pa yung ginawa ninyo na, kung ano pa yung ginawa ninyo, dito, kunyari, I mean, nagtanim kayo ng mga palay o di kaya prutas, aanihin nyo na yan. Ayan. So, meron ako na babibe din dito na yung hidden, alam mo universe ang may gawa nito, hindi tao. Yun yung ano dito eh, yun yung ano, yung magic dito. Hindi tao ang gumawa dito. Universe ang may gawa. Yun nababay ko dito. So some of you, yun, mag-harvest ng mga prutas at saka ng mga palay. And then some of you naman is dahil din sa mga effort ninyo na yun, yung dedication ninyo sa mga paghihirap ninyo din sa mga tinarabaho ninyo, na kahit ano pa yung tinarabaho ninyo na yan, yung pangarap ninyong bahay is mukhang matitirahan nyo na, kasi yun yung nakalagay dito sa universe na may gawa dito, hindi person. Kumbaga, blessing talaga ito, blessing in disguise, galing talaga ito sa langit. Hindi ito basta-basta na kwan, galing na talaga ito sa langit, kasi yun yung nababibe ko dito. Wala akong makitang person na ano eh, wala akong makitang person dito na one specific na tao ang may gawa. Wala. Lahat is magic, blessing, himala, ayun, himala, yung mga nangyayari. Ayan. So, meron dito talaga, dun sa story 2 natin, dun sa number 2 na story na sinasabi ko na meron dito na one yung mapapahamak. Ayan. So, may sisihan, may turukan kung sino may gawa noon. At hindi pa nila alam kung sino may gawa dahil hidden nga. Walang specific na nakalagay kung sino tong tao na to. Pero merong dito na ano, na maaring masculine o maaring feminine itong pagtitripan nitong mga grupo na to. Ayan. So, hopefully, nag-enjoy kayo. Don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. And thank you. General reading po ulit ito ha. Ipaalala ko lang sa inyo. Itong group 4 natin is general reading. So, wala po kayo dapat ikatakot. Dapat maging aware pa kayo sa mga bagay-bagay. Kasi, maring ito is, kumbaga, guide ninyo. At least, alam ninyo na yung possibilities na pwedeng mangyari. Ayan. So, at saka isa pa, entertainment po ito. Huwag yung po masyado seryosohin, pero mas okay na rin kung maging aware kayo sa sarili ninyo para malayo kayo sa kapahamakan na rin. Ayan. So, hopefully, nag-enjoy kayo ulit. Muli po kong nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa channel ko. Yun po, maraming salamat po ulit. Thank you for watching, and bye for now. Love, love, love.